Hi guys! Welcome back to our channel! So ngayong araw ay meron na naman tayong panibagong video tutorial. Ayan, so ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano nyo nga ba mariretrieve or marirestore lahat-lahat. Ayan, di ba? Lahat-lahat ng mga Facebook messages nyo simula nung create nyo yung Facebook ninyo. So, marami sa amin yung nagtatag or marami sa amin yung nagme-message about this topic. Kaya ito yung gagawin naming topic. So, importante to na ma-retrieve or ma-restore yung mga messages, lalong-lalo na sa mga teachers, sa ating mga teachers, dahil minsan nadidelete natin yung mga files or yung mga messages. So, para makita natin or ma-download natin yun. Ayan nga. Ituturo ko ngayon sa inyo ngayong araw na to. So, makikita rin to, syempre, sa mga mag-jowa. Ayan. So, yun, karamihan kasi sa mga nag-chat sa amin yung mga in a relationship na paano daw ba natin mairi-restore yung mga Facebook messages nila. So, ayan. So, kung bago ka pa lamang sa channel namin, please subscribe and click the notification bell for you to be updated on our upload videos. Okay, so punta na tayo sa tutorial. Okay guys, unang gagawin, open nyo yung Facebook account, click nyo itong 3 lines, and hanapin natin yung settings and privacy. Yan, click natin, and hanapin ulit natin yung settings. Okay, click natin yan. Then scroll down lang po tayo. Ayan, scroll down. Then hanapin natin yung mga Facebook information natin. Click natin yung download your information. Okay, click muna natin to. Okay, ayan. So, depende talaga sa may wifi connection ninyo. Okay, kung mapapansin nyo dito, andito lahat ng mga activities nyo sa Facebook. Ayan, yung mga save items and collection nyo, yung mga posts, yung mga pages, polls, events. Ayan, yung mga Facebook gaming ninyo. Lahat yun, guys, marirestore. Ayan, magkakaroon ng files dito, yung mga stories nyo na yan, yung mga short videos, yung mga sinend nyo sa groups ninyo, o yung mga profile information nyo is marirestore natin lahat simula nung una, nung paggagawa nyo pa ng Facebook account ninyo. Okay, syempre ngayong araw is messenger lang naman. Deselect all natin. Yung mga messages lang yung kailangan natin na restore. Click natin yung, ayan, messages. Okay, wait natin saglit. Ayan, so, guys, importante ito. Kagaya na sinabi ko kanina, lalo na sa mga teachers, na mga nadidelete yung mga files. Okay, punta tayo dito. Date range, format, and media quality. Okay, dapat naka all of my data yan. And HTML. So, yun nga, kagaya ng sinasabi ko kanina, dapat importante sa ating mga teacher to. Then, ayan, dapat naka-high lalo na yung mga videos or pictures natin na mga na-delete nung sinuuna pang mga panahon. Ayan, then, tapos, select natin itong create file. Okay, mag-create na siya ng file. So, medyo matagal to, guys, lalo na kung medyo matagal na talaga yung Facebook account mo. So, dito ko napapansin yung is, ayan, naka-September 2020 to July 18, 2021. Ayan, tas naka-pending siya, naka-pending na nakalagay kasi nga, nag-pro-process na siya para ma-restore lahat ng ating mga messages. Okay, so, napapansin nyo, September 2, 2020 lang siya to July 18, 2021. Kasi kaagawa ko lang nitong Facebook account na ito. So, kung sa inyo, nasa example, nasa 2015 pa kayo nag-create ng files or ng Facebook account ninyo until now, 2021. So, marirestore yun, mga nasa 2GB or 5GB yun, depende. So, ayan, hintayin natin na magkaroon tayo ng notification. Kasi may maglalagay ng notification dyan sa
sa atin. So, bago yan, ayan. Ayan guys, syempre, paki-subscribe naman yung channel natin. Ayan, para dumami pa ang ating community. So, ayan, next video na lang po guys, yung mga nagpapa-shoutout. Ayan, hindi ko kasi na-shout. Eto guys, ayan, meron na po tayong notification. Ayan, your Facebook information file is ready to download. So, i-click lang po natin ito. Ayan, wait natin. So, dapat may ganito ha. 5 minutes, yung mga 5 to 10 minutes siya nagpo-process. Okay, eto. Kung napapansin niyo, ito yung sinasabi ko kanina. Yung September 2 to 2020 to July 18, 2021. Ayan, file 1 of 1 and 252 megabytes lang siya. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, kung gano'ng katagal yung Facebook account niyo, gano'n din siya. Lahat kasi, lahat as in mariretrieve. So, ayan, download natin. I-click natin yung download. Then, mapupunta tayo dito. You have to select or enter your password. Tapos, automatic na po siyang mada-download. So, hintayin lang natin. So, dapat meron kayong mabilis na connection or malakas na connection or unlimited data kapag ginagawa ninyo ito. Kung gusto nyong lahat ng data ninyo. Ayan. Open na natin. So, mapupunta tayo sa ating file manager pagka in-open na natin to. Ito na yung mga messenger. Punta tayo sa ating downloads. Ayan, click download, phone storage. Okay. Okay, hanapin natin yung download. So, napapansin nyo dito guys, ito na yung file. Naka-zip siya. So, kapag click natin yan, ayan, no application is available to open this file. So, para ma-open natin yung file na to, punta tayo sa ating Play Store. And search natin ito. Si ZR Chiver. Ito. Ayan. Install natin to. Mga nasa ilang MB lang naman to. Kaya madali lang talagang ma-install. Ayan. Open na po natin. Allow. Okay. Then ayan. Nandito na tayo sa ating file manager. Kagaya ng sinabi ko kanina is click natin si download. Hanapin po natin si download. So, ito na yung kaninang file. Ito na siya. Then, click natin yan. So, view. So, ito na yung mga messages. Ayan. So, may mga inbox dito. Yung mga message request. Ayan. So, ito na yung mga pangalan. Nandito lahat ng mga pangalan. So, mag-open tayo ng isa. Ng isang messages. Para makita natin kung totoo ba. So, mamili kayo dyan kung WPS Chrome or HTML Viewer. So, yung sa akin, itong WPS Office. Okay, so ito na yung messages. So, takpan natin. Baka makita niyo yung mga messages. So, ganun lang. So, dito naman sa mga pictures. Ayan, so ito maraming mga pictures. Kagaya na sinasabi ko kanina, pwede nating ma-restore lahat. Ayan, so i-open lang natin. Pwede natin siyang i-download or i-share natin sa ating Bluetooth, ganun. Okay, ito namang files naman, yung mga PDF files. So, ito siya. So, ganun lamang po kadali.